guys, welcome to my channel. So ayan, nandito na naman ako sa inyo mga kabayan para mag-update ng kaso ng positibo ng COVID-2019 dito sa Kingdom Saudi Arabia. So mga kabayan, kung last nating update is kahapon kung saan mayroon tayong kaso na umabot na ng 13,930, no? Ngayong araw nga mga kabayan is April 24. So medyo tumaas ngayon yung nadagdag ng konti, no? Ayon sa datos ng Ministry of Health dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ngayon is umabot tayo ng 1,172 mga kabayan. So bali ang total ngayon ng positibo is umabot na ng 15,102 mga kabayan. At ang total active cases naman is nasa 12,926 at yung total recoveries mga kabayan is 2,049 at yung total mortality ay 127, no? Kung atin susuriin mga kabayan, mas malaki pa rin yung gumagaling na mga positibo ng COVID-2019 nga, di ba? So kung ating susuriin mga kabayan, mas malaki or mas mataas pa rin yung mga gumagaling na mga positibo sa COVID-2019. Kung mga kabayan, napasalamat pa rin tayo at mas maraming gumagaling, no? May apat tayong cities na mataas, no, ang bilang ayon sa datos ng Ministry of Health natin, no? Unang-una dito is yung Madina 272, Maka 242, Jeddah 210, at yung last natin is Riyadh 131. Kung mapapansin nyo lahat yung mga kabayan at i-compare nyo sa mga nakaraan at kahit papaano bumababa yung yung bilang ng mga positibo. Kaya mga kabayan, malaking tulong yung pinatupad ng Ministry of Health na nagkaroon sila ng mass testing nga, di ba, nung para sa ganun mas mapabilis yung pag-detect o pag-trace ng mga tao para doon sa COVID-2019. Kaya yung iba diyan, huwag kayong magulat or huwag mabibigla, huwag kayong magpanik kung bakit bigla lumalaki, no? Kasi nga dahil nagkaroon na tayo ng mass testing na para mas mapabilis ma-trace yung mga apektado or nagkaroon na nga ng COVID-2019 na mga naninirahan dito sa Kingdom of Saudi Arabia mga kabayan. Patuloy lang tayo magdadasal at dubling ingat at huwag tayo magpanik. Magpasalamat tayo at magpray tayo, no? Kaysa magpanik tayo. Kasi kahit papaano mas tumataas at mas marami ang gumagaling mga kabayan kumpara sa napupunta doon sa mortality total. Ngayong araw nag-start na ang Ramadan dito, no? Sa lahat ng Muslim country or sa lahat ng mga Ramadan Karim sa lahat ng mga kapatid natin mga Muslim. Happy Ramadan Karim sa inyong lahat, sa atin lahat ng mga kaibigang Muslim at maging sa pamilya natin or sa katrabaho natin, no? Ngayong araw nag-start na yung Ramadan kung saan ayon nga sa pahayag ng Ministry of Human Resources and Social Development na ang oras ng pagtatrabaho public sector is 5 hours lamang mga kabayan at ito ay magsimula lamang ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. so ang total noon is 5 hours lang, no? At yung private sector naman kabayan, ito ay magkakaroon lamang sila ng 6 hours a day, no, yung pasok nila kasi nga may mga iilan tayong company dito na nag-open, no? At yung iba is binigyan na nga ng permit ng government para i-allow na mag-open yung mga as in na kailangan na mag-operate talaga ng mga company, no? So sa mga ganun din sa mga public. So ayan, so mga kabayan, ulitin ko nga, yun, yung public sector is 5 hours from 10 a.m. to 3 p.m. lamang yung pasok nila at yung private sector naman is 6 hours a day. So yan, at yun nga, at dahil Ramadan nga din at 'di ba sinabanggit ko nga din kahapon mga kabayan, alam naman natin na siguro lahat, no, yung announcement about dun sa Ramadan curfew yung ni-revise nila na yung baga dati is nag-start ng ang ano is 6 a.m. to 3 p.m. So ngayon binago nila, ginawa nilang 9
AM to 5 PM. So yan ang bagong device para doon sa atin na Ramadan na curfew hours, no? So pero mga kabayan, ito nga lang inuulit ko na iwasan pa rin natin yung pagpunta sa hindi natin area kung may mga bibilihin man tayo napaka-importante or mga basic needs natin especially, no? Siguraduhin nyo lamang na may mga bit-bit kayong national address ninyo, Xerox copy o kahit nakasave man yan sa mobile niyo para sa ganon, just in case is pag nag-check kayo ng mga pulis sa labas is may ipipresent kayo mga kabayan. Yan ang ating isaisip lagi. Para sa inyong karagdagang impormasyon, lahat ng aking binanggit o so pwede niyong puntahan o i-double check sa lahat ng mga website or Facebook page kung saan ay yon ang mga legit news dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ilalagay ko sa description box yung mga nabanggit ko, no, na mga website at saka Facebook page na pwede niyong puntahan mga kabayan para may iwasan natin yung mga haka-haka or yung mga fake news na sinasabi. Kaya mas maganda maging aware tayo at minsan kailangan din natin maging mapanuri, no? Hindi tawag tayo basta-basta lang naniniwala sa sabi-sabi na mga kakilala natin. So, doon makikita nyo yan doon dyan guys. Pasyalan ninyo ang Saudi Buzz, Saudi Expatriate, Saudi Gazette, Saudi Connect, Arab News, Al Arabiya English, at ang maging Ministry of Health mga kabayan. So, ayan, pasyalan ninyo ang kanilang website at ang maging Facebook page para sa inyong karagdagang kaalaman mga kabayan. So yeah, hanggang dito lamang ating update ngayon, ngayong araw na to. So mga kabayan, magkita-kita tayo sa sunod na araw para sa ating update kung ano man ang mga nangyayari dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At kung bago kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share yung video na ito para maging aware yung ating mga kapwa OFW, especially dito sa Kingdom of Saudi Arabia kung saan dito tayo ngayon nagtatrabaho, para maging aware sila kung ano mang nangyayari at kung ano mang kaganapan dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Dahil nga, alam naman natin, marami mga kapwa natin OFW, lalong-lalo na yung mga DS natin na hindi nakakalabas ng bahay at yung bihira lang sa kanila ang magkaroon ng internet connection, no? At hindi naman araw-araw nakaka-online sila para makapag-check or makapag-double-check sila ng mga news or kung ano man yung mga kaganapan dito. So maraming maraming salamat sa inyo mga kabayan. Sana nagustuhan ninyo ang aking vlog na ito. So dubling ingat lamang at dasal lang tayo lagi mga kabayan. At maging positibo lamang tayo at maging mahinahon lagi para sa ganon naisip tayo ng mas maayos. So thank you for watching guys. So bye-bye!